Magandang araw mga kapitbahay, Bataan, Bulacan, Pampanga, and Tarlac. Welcome to our another episode of Mrs. Galang's Kitchen. Today, ano ang ipapresent natin na recipe? Something healthier than the usual sizzling. Sisig bangus. Okay, so of course you know, sisig isa sa mga pinagmamalaki namin dito sa Pampanga. And we will show you a variation of the recipe para po doon sa mga medyo nag-iingat na no, sa kanilang diet. Papakita po namin ang sisig bangus sa aming pong pagbabalik. Yung skeleton niya sa gitna, and then pull out as much as you can yung mga tinik niya, and then chill. Because you cannot cut it into nice pieces kung hindi po siya well chilled. So, pinipress pa natin yan. Then after that, you cut it into cubes. So, ang gagawin na ni Edwin, i-grill niya. Painitin muna natin. Oh, with a little oil, ano? I-grill mo yan. Sinapupunta naman yan doon sa gilid eh. It takes time to hit the grill kasi kailangan mainit siya talaga. You can use also use tilapia if you want. Salmon, kaya lang yung iba hindi gusto yun eh dahil medyo iba ang lasa. Siyempre, dahil Filipino dish ito. Gamitin natin yung ating ano, yung isda natin. Yung bangus. Mainit na yung grill, kitang-kita. Grill natin yung bangus natin. Yung iba, hindi himay nilang malilit yan. Pero sabi ko, yung magandang presentation pagka durog-durog lang ganun. And then, pag na-grill yan, then some tinik might still come out. You just pull them. Parang yung sisig. Isingirin ng baboy ito. The same nga lang. Ano lang, ipisingi. Bangus ginamit natin. So, lulutuin na siya talaga dyan. Well, ang fish naman, madaling lutuin. Ang dali lang. Pag naging ano, primera, malinaw-linaw yan eh. Pagka hindi na malinaw ang itsura niya, then cook na. So, sisig means, sa Kapampangan po, pag sinabing sisig, you will eat something sour. Pwede siyang mangga, manggang hilaw. So, kailangan ano ito, niya, kaya meron siyang kalamansi. Kasi kailangan maasim-asim siya. But not that, ano, hindi ganun ka-asin. So, kung nagluluto ka yan, kailangan may nag-a-asin sa'yo, tagalagay, tagatanggal. Mabilis ka. Mahal yan, pag in-order mo. Kasi yung trabaho. But the ingredients are so simple. Para ka lang gumagawa ng sausawan dyan eh. Hanggit na isausaw mo yung pinirito mong bangus, ihahalo mo siya with a lot of onion. Since we are adding chicken liver to our bangus,
we're going to grill it na kasi it takes longer to grill the liver than the bangus eh. So, ilagay na natin doon. Konting salt lang ang nilagay ni Edwin dyan. Optional ito kung ayaw yung lagyan. Okay lang. Pag na-grill na po natin yung liver, i-grill po natin sa para po yung sa sizzling sisig yung pork ear. Chop din po natin yun. Isang bowl. Ano din po ang procedure? Hindi mo kailangan ito, scraper? Kailangan ko, prepare na natin. Tapos lagay po natin yung onions. Hilaw talaga ah. Oo, maluluto rin sa... Ah, oo, mamaya nga pa rin. Lalagay mo. Pepper. So kung merong magandang skin na bangus tapos naka-attach pa yung head at saka yung tail, ipiprito yun eh, tapos magiging parang bangka. Parang sa relleno? Parang bangka siya, tapos doon mo ilalagay sa gitna, sa presentation. Parang siyang relleno ng bangus ka, so sisig mo. Parang nakatayong ganyan yung isda. Hintay po natin, uminit na lang sa steam plate. Antagay po natin yung ating sisig. Hindi ko na po lalagay lahat na ito. Marami, malaki yung bangus eh. Malaki. Order, magkano yan? Mahal yan. Okay. Finish. Okay, ito na po aming finished product. Of course, sisig is best served hot. Sizzling pa po dapat, kaya tinanim po patatagalin. Mukha siyang
Masarap nito. Natikman ko ito ng tinites. Pinapins ko na tinikman niya, kaya ayaw ko nang titig yung pagkasa. Ano, eh, gusto pa nga, Sunny, kakain pa daw ako. Si Sunny. Wala si Sunny. Hello, Sunny. Ayan. Masarap. Parang pwede siyang, pwede ba siyang i-stuff ulit doon sa... Pwede siya. Kaya lang, ano, hinahabol ko nga yung mga balat ng bangus eh. Wala naman sa isip ko. Pwede siyang iprito mo yung balat with the ulo and the buntot. Tapos nun, lalagay mo sa dito na, lalagay mo sa sisplate, doon mo ilalagay yung laman. Mm-hmm. So yung kita mo agad, maski malayo ka na, bangus yan. It's made of bangus, hindi yung sisig na ano, nakakabata. Okay po, so ito, this healthier, of course, hindi siya greasy para po sa mga medyo nauumay na sa masyadong mamantikang dish. This is sisig for you. Para po doon sa mga hindi taga-Pampanga, kasi po, minsan nakakita kami ng mga sisig, nilalagyan ng itlog, nilalagyan ng mayonnaise. Variation na lang nila yun. So, pero sa Pampanga. Authentic na sisig sa Pampanga, wala po nung mga yun. Yun lang simpleng sibuyas, kalamansi, sile. Sile, di ba? Mm-hmm. And then, yun lang po ang pantimpla talaga. Try this recipe. I'm very sure magugustuhan ninyo. Makakakain kayo ng marami kasi nga, alam nyo, yung kinakain nyo is not good. It's not that. It's good for you. Walang kabang sisig. Yes. So, for your questions, comments, and suggestions, sa amin pong Facebook page, just send us a message. facebook.com/Mrs.Galang's Kitchen for our old episodes. Naka-upload po sa aming YouTube channel, Mrs. Galang's Kitchen. Watch out for our next episodes, no? Marami pa po kaming naka-prepare for this season. Yes. Sana po nagustuhan ninyo ang aming recipe for today. Maraming salamat po.